Pilipino, ika-anim na baitang, pagtukoy sa aspekto, at pagbabanghay ng pandiwa. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang. Una, matutukoy ang salitang ugat at panlaping ginamit sa pandiwa. Pangalawa, mauuri ang aspekto ng pandiwa sa pangungusap. Pangatlo, mababanghay ang pawatas ng pandiwa para sa aspektong ipinahihiwatig sa pangungusap. Ang pandiwa ay mga salitang nagpapakita ng kilos o galaw. Nababago ang iba't ibang aspekto, matapos ang pagbabanghay sa salitang ugat, at panlaping makadiwa. Ang aspektong naganap, o perspektibo, ay nagsasaad na tapos ng gawin ang kilos, o natapos na ang sinimulang kilos. Ginagamitan ang pandiwa ng unlaping nag, gitlaping o in, at hulaping an. Halimbawa, ang salitang ugat na luto, kapag dinagdagan ng unlaping nag, ay nagiging nagluto. Ang salitang ugat na kain, kapag dinagdagan ng gitlaping ay nagiging kumain. Ang salitang ugat na sulat, kapag dinagdagan ng hulaping an, ay nagiging sinulatan. Ang mga halimbawang nagluto, kumain, at sinulatan, ay mga kilos na ginawa na o natapos na dahil sa tulong ng panlaping nag, at an. Ang tawag sa aspekto ng mga pandiwang ito ay naganap, o perspektibo. Sa aspektong katatapos, kagagawa, o katatapos pa lamang gawin ng kilos, at ito ay nasa ilalim ng perspektibo. Ginagamitan ito ng unlaping ka, at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, ang ligo na dinagdagan ng unlaping ka ay nagiging kaliligo. Ang upo na dinagdagan ng unlaping ka ay nagiging kauupo. Ang gising na dinagdagan ng unlaping ka ay nagiging kagigising. Ang mga halimbawang kaliligo, kauupo, at kagigising ay mga kilos na kagagawa o katatapos lamang gawin dahil sa tulong ng panlaping ka at pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Ang mga pandiwang ito ay tinatawag na aspektong katatapos. Sa aspektong nagaganap, o imperpektibo, ang kilos na sinimulan ay patuloy pa rin ginagawa, o nangyayari pa sa kasalukuyan. Ginagamitan ito ng mga panlaping nag, in, at pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat na lakad, kapag dinagdagan ng unlaping nag, ay nagiging naglalakad. Ang salitang ugat na tulong, kapag dinagdagan ng gitlaping ay nagiging tumutulong. Ang salitang ugat na inom, kapag dinagdagan ng gitlaping in, ay nagiging iniinom. Ang mga halimbawang naglalakad, tumutulong, at iniinom, ay mga kilos na kasalukuyang nangyayari, o ginagawa dahil sa tulong ng mga panlaping nag, at in, at pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Ang tawag sa mga pandiwang ito ay nasa aspektong nagaganap o imperpektibo. Sa aspektong magaganap, o kontemplatibo, ang kilos ay hindi pa nauumpisahan at gagawin pa lamang. Ginagamitan ito ng panlaping mag, at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat, o may pag-uulit lamang ng isang pantig ng salitang ugat at lalagyan ng hulaping an. Halimbawa, ang salitang ugat na sayaw, kapag dinagdagan ng unlaping mag, ay nagiging magsasayaw. Ang salitang ugat na dala, kapag dinagdagan ng unlaping mag, ay nagiging magdadala. Ang salitang ugat na bigay, kapag naulit ang unang pantig at dinagdagan ng hulaping an, ay nagiging bibigyan.
Ang mga halimbawang magsasayaw, magdadala, at bibigyan, ay mga kilos na hindi pa naumpisahan, at gagawin pa lamang, dahil ito sa tulong ng mga panlaping mag, at an. Ang tawag sa aspektong ito ay magaganap o kontemplatibo. Halina at subukin nating sagutin ang pagsasanay na ito. Tukuyin ang ginamit na pandiwa sa pangungusap, at uriin kung ito ay perpektibo, katatapos, imperpektibo, o kontemplatibo.